Bukas ng ikasiyam na taon ng paggunita sa nangyaring Maguindanao Massacre na pumataya sa 58 biktima at 32 ang mamamahayaga noong November 23, 2009. Ang pamilya ng mga biktima pagkadismaya pa rin ang nararamdaman sa mabagal na paggulong ng hustisya sa bansa kahit 7 na taon na ang nakakalipas. Bago sumapit ang paggunita bukas, samut-saring pag-alaala na rin ang ginawa ng mga pamilya ng biktima, gaya ng pagsusunog ng mga tarpuli na may larawan ng tatlong principal suspects sa mga ampatuan at pagtitipon sa labas ng National Museum. Ang Palasyo naman ng Malakanyang naniniwala sa Department of Justice na mas pabibilisin ang paghawak ng kaso ng nasabing massacre. The DOJ is the one responsible for prosecuting the case, and so it is doing its job, its level best, to speed up the prosecution of the case. Ayon kay Presidential Spokesperson at Legal Counsel Salvador Panelo, hindi na siya nabibigla sa bagal ng paggulong ng kaso sa bansa. Gayunpaman, kahit umano mabagal ang proseso, ang mahalaga sa huli ay makakamit ang mga biktima ang hustisya na nararapat para sa kanila. We're not surprised that the wheels of justice in this country grind so slow. Many cases take so long. But what is important to us is justice will prevail. Rule of law will have to be observed. Regardless of who the persons are involved in any particular case. Inaasahan naman na maglalabas na ng ruling sa kaso laban sa primary suspect na si Dato Unsay Ampatuan ng Quezon City Court sa 2019. Ani Biko, Newslight.